Hello mga kasaltik, welcome to Madam PTV. So ito po ang ating general love reading for the air sign. Take what resonates, hindi ito magre-resonate sa lahat. So kunin mo lang yung mga messages na magre-resonate sa'yo. So this is for air sign, Gemini, Libra, Aquarius. And by the way, kung magbabanggit ako ng zodiac sign, energy lang yun ha, na pinipick up natin at hindi yung mismong zodiac sign ng person mo. And isa pa pala, no, na maaaring this channel, so mga bago ah, this channel kasi this is a comedy tarot reading ang ginagawa natin dito. So maaaring hindi mo magustuhan yung klase ng reading na gagawin ko kasi ayaw mo ng mga ganito. Gusto mong matino, gusto mong maayos. This channel kasi for positivity, comedy, yan, comedy tarot reading para makaspread tayo ng positivity sa mga nalulungkot, nalulumbay, naho-homesick, yan, para sa kanila. So, kung ayaw mo na ganito, you are free to go. Yes, click the next video or meron tayong other channel. Unicorn Princess Tarot, ayan dyan sa description box. Itatag ko na lang po. Feel free to check it out. Yan, matitino yung reading natin dyan. So, ayan, nakapag-warning na ako. So, yung mga natitira dito, in-expect ko, mga kasaltik natin yan. Pare-pareho tayo na saltik. Magigets nyo ako nyan, magigets ko kayo. So, gets natin ang isa't isa, simulan na natin to. So, we have here the lovers. Wow, this is your energy. Air sign, actually, we do have here Gemini. So, so nakikita natin dito, no? Possible that you're dealing with someone na maaaring in a relationship, in a happy relationship, medyo masaya, medyo, sabihin na natin, currently, okay siya. Okay siya. And because sa side mo, hindi ka okay. O, diba? Ang lungkot na na. Siya okay, ikaw hindi ka okay. Nasaktan ka dito, nahirapan ka tanggapin ito. Pero wala kang magagawa kasi nandyan na. So, mahirap, sakit. And for what I can see, yung iba sa iyo, possible that you're dealing with someone na married or planning to get married. Roo, yung sakit. Yung iba dyan, talaga nahihirapan, nasasaktan with the shadow side, oh. Take what resonates, guys. Pwede magkapalit-palit ang roles dito. Ayan, oh, possible a third party situation with the Three of Swords. At talagang Gemini, Libra, Aquarius, air sign. Ang sakit nito sa side mo, ha? Yung iba sa inyo, possible na talaga naman. Hirap na to the point na pag umiiyak, may kasamang ubo pa. Ganan. May sample. And with the Emperor Aries energy, you feel so alone. And itong person mo, with the 8 of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn energy, maaaring ikaw rin naman kasi yung nakikita niyang dahilan kung bakit nagiging ganto siya ngayon. Ang lagay, siya yung masaya, siya yung gumawa ng paraan, pero sa totoo lang, yeah, maaaring ikaw yung unang may kasalanan. Una-unahan ko sino may kasalanan. Nakita ng person mo, eh, parang hindi naman na-interesado sa akin. I-let go ko na. Yun, maaaring nakipag-relasyon sa iba. Yan, some kind of stable relationship. Kasi we do have here 4 of Wands, bottom of the deck. So, malungkot sa'yo to with the 2 of Pentacles. Iba sa inyo, talaga naman. It's your fault. Yung iba, gusto nang mang-away. Gusto sugudin yung other person. Sabihin, you're nothing but a second grade. Trying hard. Kapikap! Ganon. Gustong kumontrabida ang level. Pero syempre, kasi yung iba sa inyo, pwedeng may soulmate connection na nangyayari dito. Soulmate twin flame connection. Aramdaman natin yan. Kaya lang, medyo mataas lang ang ego. Possible ikaw, naging mataas ang ego mo, nilayuan mo itong taong to na para siyang may COVID. Oh, ngayon itong person mo nakapag-isip-isip. May pagrelasyon na lang ako sa iba, wala na talaga. Ngayon, para lang naman doon sa iba yon na nasasaktan, nahihirapan. Ngayon, hindi ka lang talaga okay. Maaaring dumadaan ka sa problema. Yung iba naman, talagang nasasaktan sila dahil sa nangyari. Na kung tutuusin naman talaga, ikaw naman itong parang may kasalanan dahil tinuhog mo lahat. Kumbaga sa barbecue, kailangan siksik muna, marami munang nailagay para mo, tapos para masabi mong, ay, ganon, yung parang kumpleto ka na. Maaaring kailangan mo pang humanap ng iba kahit nandyan naman siya.
wala lang, para lang magpa-cute. Parang feeling mo habulin ka ng habulin, pero ang energy, hindi ka hinabol. Ay, how sad, ang lungkot. Nagpa-cute ka lang, di effective. Nakapag-isip-isip kasi yung person mo, with the Seven of Swords, alam mo, hindi pa rin siya nag-give up. Kung nalulungkot ka, nasasaktan ka, hindi siya nag-give up sa connection ninyong dalawa. Hindi. Nagtatago pa rin. Pero possible kasi na kailangan, yung iba naman kasi pwedeng hindi pa naman marriage eh. Talagang nakipagrelasyon lang sa iba. And this is a new relationship na maaaring, oo, may pagmamahal. Pero hindi pa masasabing pagmamahal kasi bago pa lang eh. Uso naman talaga yung gano'n, yung bagong relasyon, nagmamahalan pa. Pagkatapos ng 3 months, iyakan na. Gets? Yon, gets. Pwedeng ganun yung sitwasyon nila. After 3 months, hintayin mo. Huwag ka masyado magdamdam. After 3 months, dumating ang 1 year, ganun pa rin. Hanggang 7 years. Yes! 7 years ka maghihintay. Hindi, yung iba talaga. Yung iba, lalo yung mga bago pa lang nakipag-relasyon yung person mo, possible na itinatago pa rin niya deep inside sa sarili niya na ikaw talaga ang gusto niya. Kaya lang hindi niya mai-open. Kasi nga, may pagka mataas din naman ang ego mo. Ang laki mo rin naman kasing plastic. Hindi ka pa naging eco bag man lang. Gets. Yung iba kasi sa inyo, maaring nag... Yun na nga eh, sabi ko sa'yo, nakapag-relasyon sa iba o nakipag-connect sa iba, pero deep inside may pagkagusto pa rin pala dito. Pwedeng ganon. Yung iba naman talaga, binabalik-balik tanaw mo lang ito at hindi mo matanggap na hindi ka na niya hinahabol ngayon. Antara, gusto mo hinahabol ka talaga. Ano ba yan? Na-stress ako sa iyo. Gusto mo hinahabol ka lang, pero yung iba nagpapahabol lang, wala namang balak magpatuhog. Ano ba yan? Tapos, sa halip na magpatuhog ka dito, hindi mo siya tinuhog, nagpatuhog ka sa iba para continuous yung paghahabol niya. Eh, napagod. Napagod. Nagkaroon ng pag-iisip. Anya, hindi pwede to. Masakit ang ginagawa sa akin, air sign. Kailangan ko na mag-resign sa paghahabol dito sa taong to. Yun yung energy niya. You could be someone, or you could be dealing with someone na mahilig or matulungin sa tao, ah. And masyadong mabait. Or someone na magaling mag-advise pagdating sa negosyo. Magaling na negosyo, magaling magplano. Ayaw mo lang magpaplano sa kanya. Yan o, with the seduction, inakit mo lang, te! Effective yung pang-akit mo! Gusto ka niyang ipatulpo na wala naman siyang dadating lang siya nung wala lang, iyak lang siya, tulpo, pwede ba kitang... Hindi ako magre-reklamo, hihingi lang ako ng sama ng loob, hihinga lang ako. Please, iiyak lang ako sa may kanan na mata kahit isang tulo lang ng luha. Dahil sa stress na ginawa nitong person ko, inakit lang ako, hindi pala balak magpatuhog. Stress! With the sword and rose, this is your energy. You're cutting this person off. Kinat off mo siya. Ah, ngayon, wala na. Nagets niya na with the not today. Ayan, no? Not dealing hurt, avoiding a conversation, call person, a boundary, still angry. Galit siya, nagalit siya dun sa ginawa mo. Nainis siya, na-stress siya. Ayaw niyang makipagharap sa'yo sa ginawa mo sa kanya na pinagmukha mo siyang tanga. Sabihin na natin ganun. Iba sa'yo, this is your manliligaw na hindi mo sinagot. And ngayon, nakapag-isip-isip na itong person to, ayoko na, pagod na ako. I have to let you go. I have to, you know, maghanap-hanap na ng iba. Ayoko naman maging bitter ng habang buhay sa'yo. Some kind of acceptance ang ginawa nitong taong to. Ano yung iba naman sa inyo, hindi mo matanggap yon. Kasi ikaw ang reyna ng kaharutan ngayon. And dahil dyan, nasa iyo ang corona. Hinarot mo to. Hinarot mo, hindi ka na hinabol ngayon. Parang gusto mong mangakit ulit para harutin ka ulit. Ay hindi, parang gusto mong, tama, parang gusto mo, ay, akitin ko kayo ng very very like. Yan, diba? Ano ka ba talaga? Tao ka ba o half Ursula? Parang ikaw yata yung sa Little Mermaid. Te! Kontrabida ng taon! Ang stress ko sa'yo. Pinaakit-akit mo, tapos ngayon na minahal ka, binigay sa'yo lahat. Ang ending, iniwan mo, nilayuan mo, parang ginawa mong virus. Ngayon na nagkaroon ng iba, nagkaroon ng karelasyon na iba. Ikaw naman to na, ay, nasaan yung nanghahabol sa akin? Wala na sa akin mag-iigib ng tubig. Ano ba yan? Maria Clara ang ewan. May saltik ka talaga, te.
confirmed. Gets ko na kung ba't ka nandito sa channel na ito. Malaki ang pagkasaltik mo. Yan. So, stress ha. Nagka-wrinkles ako sa'yo very, very light. Habang nag-reading ako, nakakunot ako na noo. Parang ang sarap lagyan nung bandang dito ko sa noo ko ng tape. O kaya tape na para hindi siya magdikit. Kasi hindi ko mapigilan eh. Baka mauna pa akong tumanda sa inyo niyan eh. Ayan. So, that's it for now guys. Thank you for watching. I hope naka-resonate kayo. Please do like and subscribe to our channel, Unicorn Princess Tarot, Madam PTV, and Virgo Philippines. I love you all and bye-bye.